Then swipe kaliwa. Yan. Yan yun. Malinaw na. Yan yung stories ng friends natin. Welcome or welcome back sa Learning Buddies. Sa episode na ito, ituturo sa inyo kung paano tayo mag-view ng stories ng ating Facebook friends nang hindi nila nalalaman na na-view natin ang kanilang Facebook stories. So, ang trick na ito ay direct to the point na. Ang gagawin natin ay pindutin ang Facebook. So, dito hindi ko ina-advise yung i-click mo tapos pipindutin mo yung data tapos i-off, no? Ganyan, i-off. Tapos i-view mo yung story. Hindi ko na yun ina-advise. Sa iba gumagana, pero since sa karamihan ay hindi, itong trick na lang na ito ang ituturo sa inyo ngayon. So, paano ba talaga natin makikita ang kanilang stories nang hindi nila nalalaman? Malalaman mo na ang story ay na-view natin kapag ito, nakita nyo ba yung bilog, yung profile picture nila sa bawat stories nila. Yan. Kapag yan ay nagkulay white or nawala ang kulay blue, ibig sabihin na na-notify yung may-ari na na-view natin or na-seen natin ang kanilang Facebook stories. Okay? John Mark. Ayan. View natin. Like natin ang kanyang pagbibidyo. Okay? And then, ayan. Ayun, nakita nyo. So, nawala ang kulay blue sa bilog. Tama? Ibig sabihin yan, malalaman niya ni John Mark ng pamangkin ko na na-view na natin ang kanyang story. Alright? So, tandaan po yun ha. So, para mangyari yun, no, na trick na sinasabi ko sa inyo para ma-view natin yung stories ng ibang tao nang hindi nila nalalaman na na-view na natin, syempre, sinacrifice natin or magsasacrifice tayo ng isang friend at titingnan natin yung story niya or bubuksan natin yung story niya. Ito na nga ang trick na gagawin natin. So, kagaya na sinabi kanina, no? So, dapat hindi nila makita na na-view natin ang kanilang story. Pero, magsasacrifice tayo ng isang story na i-view natin. Naunawaan po yun, no? Halimbawa, ito kay Arthur. Si Jante ko. Shout out kay Arthur. So, isacrifice natin si Arthur dito. View natin yung story niya. And then, ang gagawin kasi natin, isaswipe natin ito. Ang gagawin po natin para magawa yung trick na hindi malalaman ng iba na view natin ang kanilang story ay i-hold and then i-swipe papunta sa kaliwa. Ganun lang. And then, hawakan naman ng kabilang kamay. Basta dalawang daliri po na thumb ang gagamitin dito. Ayan. So, na-view na natin yung stories ng iba pero hindi nila malalaman na nag-view tayo dahil tayo ay may ginagawang trick. No? Yun yung hold and swipe pakaliwa. Okay, so ang galing, ang bilis ng internet ko, no? Ayan. So, ganyan po tayo. So, dahil pumabagal yung internet ko, ganyan po yung nakikita ninyo. Yung mga stories ay nagpa-process pa lang. Okay? Pero pag sa inyo, pag mabilis ang data ninyo, nakaprocess na yan at makikita nyo yan ng malinaw. Okay? And then, para hindi nila tayo makita, halimbawa, malayo na tayo, marami na tayo na swipe, ang gagawin mo lang ay pindutin mo lang yung back button, yung arrow papuntang kaliwa. Huwag mong bibitawan muna yung hinahawakan mo, yung hinahold, ha? And then, punta ka na doon. Okay? So, ayun. Nandun ka na sa labas. Nakalabas ka na. Ulitin natin, oh. Ayan, tingnan natin. Ayan. So, di ba nakita nyo? Yung bilog nila, hindi pa siya nagiging kulay puti. Ibig sabihin, hindi pa sila nanonotify na nakita na natin ang kanilang stories, no? Kahit hindi natin talaga na-view yun para sa kanila. Ibig sabihin, hindi nila alam na na-view natin kasi hindi naman natin clinic yung picture. Swinipe lang natin. Okay? So, ganyan po tumingin ng stories. Ulit na natin, ha? Halimbawa, punta tayo sa friend natin. Paulit-ulit tayo. Nag-update kasi yung internet. Okay? So, punta tayo dito ngayon. Halimbawa, dito. Siyempre, sacrifice tayo ng isa. Yan, sacrifice. And then, swipe kaliwa. Yan. Yan yun. Malinaw na. Yan yung stories ng friends natin. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-comment, mag-share, mag-like at i-hit ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos ng Learning Buddy. Bye-bye! Sample video na pinakita ko sa inyo, eto po yun. Ayan. So, nakita po ninyo sa may pangalan ko, nakita ninyo na 3 minutes. Kaya nakita po ninyo ang tagal nung kulay puti. Ayun yung sa taas, kulay puti. No? Hindi siya nagmamadali kasi hindi ito seconds. Ito po ay 3 minutes. Or
Welcome back sa Learning Buddy. Ngayon sa episode na ito, ituturo ko kung paano tayo mag-upload ng mas mahabang video sa ating Facebook story. So, meron tayong paraan. Alam nyo ba na meron tayong paraan? Kasi karaniwan ang alam natin, di ba, yung mga video dito sa story ay ilang minuto lang ang, ilang segundo lang ang tinatagal. No? Karaniwan ay 20 to 26 seconds lang, di ba? So, nahihirapan tayo kapag nag-upload tayo ng video dito, tapos putol-putol siya. Tama? Putol-putol siya. So, ang gagawin natin, may trick tayong gagawin ngayong 2022. Ganito lang. So, sana ma-discover nyo rin ito. So, makinig mabuti at gawin ito. So, ang gagawin natin dyan, halimbawa, pumunta tayo dito sa isa nating kachat. Ito, halimbawa, yung aking girlfriend. So, ang gagawin dito, pipindutin mo yung button ng photo or media katabi ng camera. Pindutin mo yan, and then, pipili ka ngayon dyan ng video na nasa 3 minutes. Ito, lagpas nga sa akin. More than 3 minutes. Pindutin ko yan. And then, imbis na i-send, hindi mo siya i-send. Ang gagawin mo, pindutin ng edit. Yan. Nakita mo? Pagkapindot ng edit, ito yung lalabas. Sound, your story. So, pipindutin mo syempre yung your story. Diba? Tandaan nyo ha, 3 minutes ito. 3 minutes and 2 seconds. So, pwede ka na ngayon mag-edit dito. Halimbawa, sample video. Lagyan ko lang, sample video. And then, lagay ko, paborito ko ito eh. And then, done ko. Edit ko lang to ha. Kasi ilalagay natin to sa aking Facebook story. Mas mahaba ito, di ba? So, ang gagawin natin ay pindutin ko yung hindi kay love, ha? Hindi mo pipindutin itong send button. Ito na may parang arrow. Hindi yan. Ang pipindutin mo ay your story. Okay? So, nakalagay dyan. Pag pindutin mo yun, may lalabas. Add to your story. Visible on Facebook and Messenger for 24 hours. So, nakita nyo, mahaba ito. Pero, ang gagawin natin, itong story. Hindi siya yung kagaya ng pag nag-upload kayo dun sa mismong Facebook, putol-putol. Dito, dire-direcho. 3 minutes and 2 seconds. So, pindutin mo lang yung add. And then, mangyayari nyan, uploading na yon. Okay, wait lang. Nakita nyo lumabas, added to your story. So, ang gagawin natin dyan, check muna natin. Huwag tayo dyan. Punta tayo dito. And, tingnan natin. Ngayon, papatunayan na natin. No? Punta na tayo sa ating Facebook story. Ayun, nakita nyo. Nandun ang aking story na sample video na pinakita ko sa inyo. Ito po yun. Ayan. So, nakita po ninyo sa may pangalan ko. Nakita ninyo na ilang minuto ba ang aking video na ito? 3 minutes. Kaya nakita po ninyo ang tagal nung pulay puti. Ayun yung sa taas, kulay puti. No? Hindi siya nagmamadali kasi hindi ito seconds. Ito po ay 3 minutes video sample. Okay, so ganyan po tayo mag-upload ng mas mahaba at hindi putol-putol na video sa ating Facebook story. Ito sa inyo, no? Na isa pang paraan dito. So, paano kapag gusto mong i-mute ang mga stories? Halimbawa, nandito sa stories natin, no? Ang daming mga pagmumukhang lumalabas tapos may ayaw kang makita. Okay? Right. So, ang gagawin natin, halimbawa, ito sa pamangking ko para, ayan, pindutin ko yung 3 dots doon sa taas na naka-horizontally placed sa taas katabi ng X. Pindutin yun and then, gato lang gagawin mo. I-mute mo yung kanyang story. Mute Lucas's story. And then, pindutin ang mute. Hindi mo na siya ngayon makikita. Okay? So, wala na si Lucas dyan. Okay? So, ang gagawin mo, paano naman kapag gusto mo nang ibalik? Nakapag-isip ka na gusto mo nang ibalik. Gagawin mo, pindutin mo yung profile picture mo doon sa may baba ng message icon. And then, punta ka sa settings. Pindutin ang settings. And then, i-type nyo na lang kung tinatamad, no? Story. And then, lalabas dyan yung story settings. Pindutin ang story settings. Pagdating dito sa story settings, pindutin yung stories you've muted. Ito yung mga stories na minute natin. Okay? Kasi ayaw natin makita or what. So, andito, may mga dito, i-unmute ko sila lahat. Kaya kasama na nga si Lucas, yung pamangkin ko. Okay, so, makikita na natin ngayon sila doon sa story. Paano kapag nainis ka na naman, punta ka ulit dito and then, i-mute mo. Okay? So, ngayon, na-unmute ko. And then, tingnan na natin doon kung nandun ulit si Lucas kasi nawala siya kanina, di ba? Pinakita ko. Punta tayo dyan and tingnan natin kung bumalik na yung story ni Lucas. Oh, hindi siya makikita, no? Kasi minute natin. Makikita lang natin kapag nag-story siya ulit. So, ganyan po tayo mag-mute and unmute ng story.